Ikatlo, si Kristo ang tanging makapagliligtas sa atin sa kamatayan. Colossians 3 verse 1, ang sabi po niya, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Gawa 4:12, anong sabi ng Word of God? Sabi po niya dito, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ito, nanay, makikita natin na kahit mabait ka, nagbibigay ka ng mga donation sa mga charities, marami kang binibigyang mga abuloy, ganon, kung yun lang hawak natin sa langit, hindi tayo papapasukin. Dahil maliwanag sa Word of God na walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo maligtas. Sa kanya lamang po matatagpuan. Walang iba kundi sa ating Panginoon Jesucristo. Hindi ang relihiyon mo, hindi ang mabubuti mong mga gawa. Although pag naging Kristiyano ka na, bumuyan ang iyong pananampalataya, gagawa na tayo ng mabuti. Pero iwalay sa Panginoong Jesus, sa relasyon natin sa Panginoong Jesus, hindi tayo papapasulong sa araw. Kaya ang kasukdulong kabayaran ng kasalanan ay kamatayang walang hanggan na inilarawan ni Jesus. Walang hanggang paghihirap sa apoy doon sa impyerno. At ang lunas sa masasamang kalagayan ng tao ay si Kristo. Sana maliwanag po sa atin yan na ang Panginoong Jesus lamang po ang dapat natin sandigan ng ating kaligtasan. Yan ang malaking problema ng tao. At hindi na solusyonan yan, hindi natin nagawang tanggapin ng Panginoong Jesus bilang Panginoong Tagapagligtas. Delikado po tayo na kailangan ay maging Kristiyano. Kinakailangan talaga natin maging Kristiyano. Ikaapat po,